ikot at pwedeng ma-cancel pa yung magre-retry doon sa kabila kapag yeah. tinamaan niya nung stun. Open ang mga heroes. Again, Fredrin, RSG, first pick. Pwedeng-pwede nila kunin yan. Pero open din ang Valentina for Exort. It's something that they can consider. Pero pwede nila ibigay yung Valentina pa rin for next play Evos kasi existing pa rin yung Kadita na pwede nilang makuha. Naalala ko yung mic check ni Exort. Sobrang lupit niyang shumatkol. Paano? Tapos dinadutch siya talaga. Sabi niya, ito, 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 tingin ito, buhay pa ako, buhay pa ako. Narinig ko rin yun. Baka. Kailangan tatlo eh. Chill lang. O, ayan na. Buhay pa ako, pre. So, ano to, Fredrin. Okay, mapupunta kay H2O. Automatic. Unless mag-iba ng role, pero... Yeah. Medyo... Pero I doubt na rin eh. May hayabi. And alam mo, medyo nakakamiss makita yung Fredrin na roam, no? And madalas kasi natin nakikita dito sa ating Pro League na nasa XP lane yan o nasa jungle. Mas madalas nga sa jungle. Pero kadalasan, no, nandun pa rin yung XP na Fredrin. Namiss mo ba yung Fredrin? Oo, namiss mo yung zilong ko? Pero ako, I think Fredrin jungle talaga kasi yung taunt, ang laking bagay pagdating sa retry. Nakaka-interrupt siya. Right? And also, ang dami niya nililimit. Kahit yung funny ngayon, kasi before parang allowed ka mag-funny kapag may Fredrin yung kabila. Kasi walang natural catch. Pero ngayon kasi kapag kapag na-taunt mo siya, hindi nakaka-cables basta-basta eh. Yeah. So medyo mahihirapan din yung jungler ng kabila. Now, I like this, Valentina, lumabas sa next play Evos. Although, you would want to get the lapu-lapu para kay Fredrin ng early game. Pero gets ko yung idea ng Yuzhong eh. Kasi aside from comfort to ni Ding, ito yung mga catch na kailangan mo against the gold laner, lalo pat hawak nitong battle spell ay mga petrify. So I feel like for RSG, Lapu-Lapu and Benedetta is up there. Para may pang-contest sila dito kay Yuzhong. But yung problem nag-exist pa rin, may papatay ng gold laner mo. Tinikadita. Tinapatan nila yung dragon ng Serena. Tama. Kung best pick mo ang dragon. Ako naman, Serena ni Exort, no. Way back 2019? Circa 2019 ang nagpakilala kay Exort sa mapa ng MPL, sa mapa ng Mobile Legends, and you have a Cho. No. Sinong napau kanina? Ikaw? Sabay na. Special na ni Light to. Special na ata ni Light. Okay. Special talaga to kasi men, ito ah, meron kasi tayong dalawa. Lagi nating dinidiscuss to pag may Valentina. May dalawa ka lang options. Either gutumin mo ng mga ulti o busugin mo ng sobra-sobra. At ngayon, ang bakit niya tumatawa? Legit yun. Oo nga eh. Kasi mamimili siya, di ba? Mamimili ka. Okay. Isa lang naman. O meron ka ng Kadita ult, lalagyan mo na rin ng Way of the Dragon ni Cho. Ngayon, isa lang yung makukuha ng Kadit ng Valentina doon. E nabanggit na rin ni Midnight no, na special to ni Light. Kung babalikan natin yung napakaganda niyang performance in that Blacklist game, again, RSG Slate versus Blacklist, ang naging magandang ginawa ni Light doon, hindi lang basta-basta yung setup, yung setup nung setup, kung saan siya nagtatago, kung saan siya nagpupunta, umiikot pa siya. And si Cho, napaka-mobile niyan, man. Yeah. Yun yung pressure na hindi ka nagpapahinga. Yeah. Kasi parang yung kalaban mo nag-iisip, okay, saan mapupunta to? Yeah. Ako ba yung igagaw nito? Nandun yung pressure. And I feel like Light is one of the few players that has mastered this. Siguro amongst other roamers in the Philippines, syempre Pilipinas lang. Amongst other roamers in the Philippines, si Light yung pinakaangat. Kumbaga siya yung pinaka nakakaintindi kung ano yung high pressure na tinatayuan mo lang. Wala kang ginagawa. Yeah, pwede nga siya mag-recall eh, pero di nga niya ginagawa eh. And I like it na mention niyo yung siniset up niya pa yung setup niya. Double setup bago yung punchline. May war game sa utak niya. War game sa utak niya. And I think NXBE is ready for this. They answered with an Akai. Dalawa na lang kasi yan eh. Fredrin Akai eh. Yung pagpipilian mo eh. Yung Sensui. Okay. Now, what's your gold lane? Beatrix ay binan this time ng NXBE. Grabe no, nababawasan na rin yung mga gold lane na S-tier pickups na masasabi natin. Kasi kadalasan pagka Melissa, Beatrix, tapos na agad yung listahan halos ng mga S-tier eh. Kailangan pumunta ka na dun ng mga mas mababa ng konti, yung mga carry. And tanda natin na si carry yung S-tier during their M-series. Yeah. Literal yun yung tumutunaw ng lahat ng mga tao. Pero ngayon, dahil sa mga changes around her ultimate na pinahina ng konti, at saka na rin yung mga nauusong ibang hero, medyo nahihirapan na yung mga carry player natin dito. Still such a strong hero though. Open pa rin ng, though. Kapag nabigyan ng... window, pero that's about it. Kailangan niya ng window. Hindi na siya tulad ng carry version nung mga previous tournaments natin. Now, Brody has been removed. I feel like you have to go back to the carry and Harith matchup. And baka pumapabor sa side ng RSG yung Harith. So, ito yung pwedeng isipin ng next play Evos. Pwede natin kunin actually yung Harith
for ourselves. Kasi looking at the existing roam support duo ng RSG, Chou tsaka Kadita lang eh. Dalawa pwede masagutin ng Purify. Kaso ako personally, kapag may Akai, parang ayoko mag-harit kasi ultihan lang ako nung Akai pala. For next drama. Play, pwede niyang kunin yung Akai. For next play pala. Alright. For next play pala. I'm sorry for that midnight. So pwedeng Doming. Doming carry. Doming carry. Okay. Ay, sorry. Doming carry. Doming harit. Pero yun na, binanang carry. So ubos, Umi, ang mga gold lane. Honestly. Do you go mage gold lane right now? Malapit ko na sabihin yung Lunox. Yung pinagbabawal na Lunox sa gold lane. And kung magkakaroon tayo ng harit sa kabila, pero pang Claude ang magiging lock-in. Double Beyblade, man. Okay, may alright. Heavy spin na. Alright. Meron ko pang Blazing Duet. I would still say na marami pa naman pwedeng i-pick dyan. Harith, I feel like hindi na, medyo ilang talaga eh. Nabanggit na rin, Manjin. Kapag inikutang ka kasi sa loob ng Zaman Force mo, nag-Zaman Force ka pa. The Force side naman of RSG yon. Ngayon, what's the hero of Eman? Alam niya na Claude ang kanyang makakatapat. Kumbaga sinabi lang ni Doming, anong sinasabi niyong Mage Gold? Physical tayo ulit. Yeah, pero physical tayo ulit. Blazing Duet. Susceptible sila sa Harith. Pwede rin mag-Moskov si Eman if trip niya talaga kasi it's a winning lane for RSG. Interested ako kung ano yung XP laner. Again, Benedetta is up there. Kailangan mo ng Petrify. Unless maglapu-lapu ka at mag-focus kayo sa Akai. Actually, may Nathan. Harith nga, boss. Wala nang ilang wala boss. Na. Ito yun. Harith and Benedetta yung pinili ng RSG. I think for NXPE, you go... Kasi jungle tong Akai. I don't think maganda yung Akai roam dito. Unless gusto nila mag-Martis jungle for Boyet DR. Pero if pipili sila ng roam, I feel like Kufra. Kufra or Atlas. Grak kaya, boss. Grak pwede rin. Actually, kahit sinong tanky na pwede talagang mag-crowd control. And Franco, nabanggit na rin natin yung crowd control. Ito yung tipo na talagang kaya mong pigilan. Tapos habang kinakain, may umaamba ng ikot. Yun yung tipo na pagka nakagat ka na, bitawan mo na yung phone mo. Parang ang ganda nga ng Franco dito. Wala kailangan yung lockdown for the Harith or maybe for the Kadita. Pero Lolit, okay. Alright! Sabi ni Brusco, papakitaan din kita light! Kaya ko rin yung mga setup mo at punchline. It's the new minimum blast game once again. Yeah. This time, kalaban naman ng RSG. Ang intention draft na yun, man. Yeah. Ang worry ko lang, medyo nag-all-in yung next play Evo sa team fight. And wala silang protection sa window na medyo mahina pa yung Claude. Oo nga, medyo may ano eh, may late game insurance ang pinili ng koponan ng NXPE. This is it. Ladies and gentlemen, unang laban para sa Sabado MPL Day. Yung mga sinasabi ni Midnight kanina, no, na parang yung late game pa aabangan, yun yung medyo kinakabahan din ako, man, kasi early game, ang dami mong kailangan siguraduhin nun. Well, aabangan nyo rin, of course, at ang ating smart power prediction. At some point of the game, a poll will show up, and you only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS11. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Kaabang-abang dahil ako personally na yung draft kanina ay sobrang intense. The battle between Panda and comparing Josh. Brusco answering with the Lolita but the Claude. Tama si Midnight, tama ka Umi. Kailangan nyo ng onting oras. Yeah. And medyo na sugata na agad dito si Light, no? Level 1 pa lamang. Grabe talaga ang damage na nabibigay ng Valentina early on. Yung tipo na pinupoke ka na nga siya, nababawasan ka niya, tapos nakaka-heelback pa siya. Yeah. Medyo mahina din actually yung tank support ng RSG pagdating sa pangaharas. Lalo na patabanggit mo, Valentina yung hawak ng next play, Evos. So ito yung pwedeng i-capitalize ng NXP. They might be able to utilize the tank support alongside Boyet DR for the first turtle. Pero again, ang worry mo kasi dito, ang daming pang pick-off ng RNG. Nandyan yung Petrify combo ni Exhort. Yeah. Nandyan yung Petrify combo ni Nuts. May Sipa si Light. Actually, si Exhort nga lang, ano na, walking killing machine na yun eh. Kaya niyang palamunin ka na mainit na tubig. Oo. But then again, ang sagot ni Goyong, ang sagot ni Doming ay Purify naman. Kumbaga na sense na nila yung sinasabi nyo na yung early game aggression ng RSG ay pwedeng mangyari. That's why we answer with a counter go.
Farm lang muna ang dalawang koponan na to. Goods na goods nga yung dalawang Purify na yan. Kasi alam naman natin na napaka-effective ng Petrify ni Nats pati na rin ni Exhort dito. Yeah. No? Alam natin na kaya nilang patamain yan. So instead na mag-bank tayo, na iwasan na lang natin parati, inevitable na at least out of the four attempts, siguro kalahati niyan tatama. And kailangan meron tayong defensive tool katulad na lamang ng Purify. Especially yeah. around the first turtle fight na tempo setter talaga. Yeah, ready ang NXPE para sa aggression of RSG. First turtle of the game. Meron na ring purple doon sa kabila. Anong paprioritize ngayon? Black Dragon form Electro. Oh, Petrify! Dito rin yung Petrify. Double knockup mula dito kay Light. Pero mukhang ang turtle ay mapupunta pa rin sa side ng NXPE. Na-taunt nga lang si Ding. Makakadash ng konti. Pero si Light hahabulin siya with a Jeet Kune Do Flicker. Si papabalik. At mukhang kakainin na nga rin ng flame shot doon. Si H2. Kailangan ng tumakbo. Isang banat na lang yan. Goyong? Goyong. Naghahanap ng kill. Will get that kill as well. Pero nandyan si Nats para sa double kill. Si Boyet DR na lamang ang natitira. At hinahabol pa rin nila. Triple kill para kay Nats. Womi, naka-triple kill yung Benedetta. Alam na natin ibig sabihin nito, may libreng Fury Hammer yung Benedetta ni Nats. Oh ang ganda, my! Ang ganda actually ng ginawa ng RSG, binigay nila yung XP lane dito kay Exhort para mag-level 4 din yung Kadita. And lumamang sila sa turtle fight in a way, kasi mas kaya nilang lumaban. Eh, hindi nagamit ni Bruce Kudier yung kanyang Lumina Blast kasi nag-level 4 siya. Yeah. Too late na. Pero again, may rule kasi si Boyet. Pag sinimula mo yung turtle, akin yan. Akin yan. Ang tagal ng laban na yon though, it was a turtle trade for 4 kills. So kumbaga sabi ng RSG, okay lang, kunin niyo yung turtle, sa'yo na, Boyet. Oo. May Fury Hammer yung Benet. May Fury Hammer. At napakalaking bagay ng Fury Hammer ng Bene, no, early. Especially around less than 4 minutes. Yeah. Kahit sino kasi at this point, pwede niyang tunawin with the Electro-Petrify combo. Tapos okay. Isabay mo pa yung Rough Waves. Kumbaga nagkakaroon ka ng investment para sa second turtle. At ang agang item spike nun para sa side ng RSG. At ang agang power spike. So that's why NXPE, kinalmahan muna nila muli. Kasi kung hindi ako nagkakamali, si Doming ay napitas din in the top lane nang hindi natin nakita dahil nangyayari yung turtle na yon. So yung minimension natin kanina na investment in the late game ay mangyayari pa sa NXPE ng ultra-ultra late. Baka pwedeng madelay ng sobra. Light. Maliban na lamang kung may mangyaring magandang teamfight. Kasi kung sa yung mga magagaling na Claude players na nakikita natin, kahit ma-solo kill sila ng isang beses, nakakahanap sila ng paraan na kumita pa rin ng pera sa ibang lane. True. Kasi nagda-double wave yung mga Claude na gold lane. Lalo pa pwede mong gamitin yung Blazing Duet para makapag-clear lang ng minion wave. But still, it's a big investment kasi nawawala yung teamfight aspect for next play. Look at Eman! Okay. Napazaman force na agad at nangangalahati na nga rin ng buhay ng pangalawang pagong. Pero nag-reset pa ng kaunti si Light. Nandyan na rin with a Jeet Kune Do pero inahabol siya ni Ding. Petrify pero nakapag-flicker naman palayo. Si Nats ay umaamba, naghahanap ng angulo para dito sa Alekto. Wala muna mangyayari. Kalahati ang buhay this time ng Turtle. Bruce pero ko? Iba yung ginagawang aggressiveness ni Light. Umarap sa harap! Nasipa pa nga si Ding DR and here comes the Alekto at bigla na lang nawala with the Rough Waves. Pero muli sa NXPE, pupunta ang pagong kill para sa pagong. Minimension natin to kanina, nalalamang talaga ang RSG in terms of early game dahil ang dami nilang options pang take ng initiations and Light unfazed na humarap doon sa lima para makuha yung sipa. Kasi alam nila lugid din sila sa 13 in a way. So ang call ng RSG is to get heroes instead. Although nagtry pa naman si H2 na i-secure objective, mahirap lang din talaga nakawan ng objective yung Akai kasi napakasakit nung kanyang second skill retribution combo. Si Boyet pa rin pala ang nakakuha ng turtle na yon. So medyo napapasmirk na lang si Boyet. Sige, kunin nyo na yung mga kills. Okay lang, 1K lang ang kalamangan ng RSG. Boyet, saving the day pa rin. Kumbaga, pinapaliit niya pa rin yung potential na pwedeng kalamangan ng RSG. Yeah. Ang mahihirap pa lang dito ang next play was once na mag-activate na yung Harith ng RSG. Kasi if you think about it, yung damage output nila, balance eh. May burst magic ka, meron kang sustained magic damage, meron kang insane physical damage coming up from the Benedetta, lalo na at hawak niya na rito yung Fury Hammer Bloodlust. Hindi niya binuo yung Hunter Strike kasi yung value medyo hindi worth it. Kailangan niya yung Bloodlust para masustain yung teamfight. Kasi mas matagal yung teamfight, mas makiginabang yung RSG. And kung babalikan natin yung mga nangyaring teamfight doon, teka lang doon, Eman, Zama na force, muntikan mamatay pero nakapag-BMI naman pabalik. But going back doon sa ating topic, in an alternate timeline midnight, yung Yuzong yung nakakuha ng 3 kills doon early, tatapusin niya yung Hunter Strike kasi may sustain naman na. May Cha Essence siya eh. Oo, kaso iba eh. Ibang na, nandito tayo sa timeline na Benedetta yung nakakuha. Benedetta, kaya mas naiintindihan kung magiging aggressive si Nats.
probably one of the most aggressive players there is. Mm-hmm. Calculated yung kanyang mga wrist. And with this, nag-calm down lang muna ang NXPE. Yeah. Kaya, kumbaga, kung ako ang NXPE, kung ako si Naboyed, I need to be ready to counter-initiate. Kasi mukhang sure nandoon yung lineup namin. Parang ang hirap kapag si Ding ang nagsimula eh. Parang ang hirap pag sinimula ni Ding ng Dragon. Kailangan ata, ano eh, talagang counter sa pack. Counter sa pack! What? Solo kill what? Sa taas. At laban naman sa baba dahil si Boyd DR ay napaikot na muli sa NXPE ang pagong. At si H2 ay nangangalahati na ang buhay. Appraisers that's still available. At sasampalin niya si Brusco DR. At mawawala lang ng parang bula si Light. Hahanap pa ng isa. Double knock ka pero hindi nasisipa. Mukhang kukunin na lamang nila ang purple buff. Wow. Nakanakaw ng objective at nakakuha pa ng kills. Pero ang pagong ay muli sa NXPE mapupunta. Pangatlong beses na yan! Boyet! Pangatlong beses na din na okay lang, sabi ng RC. Okay lang! Kunin mo yung pagong! Sa amin ang Torres, sa amin ang mga kills! Again, sabi ng RSG dito, pwede tayo mag-hero. Lamang sa level si Boyet DR. Sige, mag-try ka mag-retribution. Actually, hindi nga naka-retry si H2 kasi na-stun siya nung point na yon. Pero RSG, ang bilis na mag-switch. Kung makayo yung pressure na sa next play Evo, eh, kasi parang, ano bang gusto ng RSG? Mag-objective, mag-hero. Ngayon nagpo-focus si Boyet sa objective. Biglang yung RSG, oh, sige, lahat ng spells natin, boost natin dito kay Ding. Tapos nakakuha pa ng isa sa taas na hindi natin nakita. Solo kill! Solo kill! Sa Claude na may BMI. Yun yung minimension nating maagang power spike ni Nats. Sinabi natin to kanina that he will be aggressive because of those items. At dito mo makikita, yung pag-switch agad ng mindset ng RSG. Na, sige, kunin mo yung turtle, call tayo ng hero. Na-imagine ko na si Exort eh. Parang sinabi niya na hero. Sobrang ganda ng pwesto actually ni Nats, lalo pat may threat siya ng Petrify. Yung pwesto niya ginagawa niya rito, ang ginagawa niya na hindi nakakapag-double wave si Doming. So nalilimit yung amount ng farm niya. Yeah. Although medyo weird kasi pag tinitignan mo sa mapa, wala naman nangyayari. Pero kung ikaw yung Claude, kailangan mo humanap ng malupit na angulo. Ayun, hindi niya pinapaalis. Sige, mag-BMI ka na ng BMI. Yun talaga yung pressure, no? Meron kang BMI, pero yung passive mismo ng Benedetta, kayang-kaya kang habulin. Kayang-kaya. Alam ko, umiisa kang Benedetta user din, pero ganun ba kadali mahuli ang isang Claude? Hindi, men. Di ba? Ang napakadulas pa rin na Claude, kaya ito na-ellipse talaga ako eh. Paano mo nahuhuli ng siguro na-petri na kanina, di ba? Benedetta man eh. Oh, Benedetta man. Man, this is nuts. Talagang doing his job. Ayan o, tingnan mo yung pressure nila ito. And tinatayuan na lang. Wow, and RSG pressuring NXPE. Pero composed pa rin ang NXPE. Composed pa rin si Boyet. Eto na, pinag-uusapan natin ito kanina. Ini-start niya. Ini-start ni H2O. Importante. Si Boyet. Importante to. Si H2 ang nagsimula pero sinipa na agad. Nangalati na ang buhay. Heavy spin out. Zaman Force is available pero mukhang hindi na niya mahahabol pa. Ito na ang Numinon Bastard of Flicker. Two-man stun. Pero hindi tatama yung nakapatakanon lang si Ding. Natontirino lang doon sa likod. At si Exort naman ata yung isiisa pa. Pero buhay pa si Doming. Here comes Nat. Apat yun. Pero nasipa din siya. Yung ninakaw na sipa. Buhay pa rin. What? Ano nangyayari dahil si Eva ay papasok na rin na isa pa na sustain na nga sinipa pabalik ni Light at mukhang makakaisa pa sila dito. Apat ang nawala para sa side ng NXPE and this time walang makukuha ang Lord. Ang NXPE puro heroes lang, sabi ng RSG. The first Lord will go in the hands of the Raiders. Sobra naman yung nuts. Pinag-uusapan natin kanina nung pumasok yung RSG, mukhang nagbabalik yung confidence ng explainer ng current Kings of the Sea. And grabe yung pinakita ni Nats doon. Zinone niya na yung buong NXPE. Nasipa na siya, na-outplay na siya ni Goyong DR. In-outplay pa niya si Doming. Grabe yun, min, yung timing ng Eye for an Eye. Wala man siyang nakuwang crowd control doon sa Eye for an Eye. Yung damage chunk yung na-mitigate. Yeah. And ang maganda sa RSG, nire-respeto nila yung per role nila. Si Nats, alam nila na mag-zone. Si Light, alam din nila na nampi-pressure. Nakita natin, NXPE pa nagsimula ng laban na yon. Yeah. And this goes to show, iba rin ang discipline kapag Lord attempt sa Turtle attempt. May sistema talaga na ini-employ yung RSG. And again, problema din to si Nats kasi tumataas na yung kill count niya. Meaning, higher spell bomb sa kanyang Festival of Blood.
At bukod pa doon sa Festival of Blood, yung Bloodlust Axe pa niya na nakaka-add. So ang the thing about this kung sa Benedetta ni Nats ngayon is pag tumatama yung mga dash kayo ng abilities niya, parang hindi siya nababawasan kasi nag-heal back. Para siyang Valentina din eh, no? Para din siyang Valentina, man. Parang ang kunat pa rin, no? Parang, sige, kunin niyo yung Valentina. This is now NXPE with the defense. Light, light. Naghahanap sila ng pwesto pero mukhang babagsak lang ang Lord. Good defense mula sa NXPE. Hindi sila nawala ng inhibitor turret at hindi pa sila nawala ng buhay. Pinag-uusapan natin kanina kung yung investment ng NXPE kay Domeng. Pinag-uusapan natin kanina na ito yung risk kapag pagkukunin mo ang isang Claude sa lineup, yung late game talaga. Yeah. So, nag-hope ang NXPE na kahit papano makukuha pa ng farm, makukuha pa ng gold. But then again, speaking of gold, two heroes, two players from RSG ang nangunguna. Guys, isang Fury Hammer lang yan. Ganyan kayo kabilis mag-snowball. Yung Benedetta, alam ni Omi yan. Sa mga Benedetta users dyan, alam niyo yung feeling. Yun lang. Fury Hammer at may Petrify ng early game. Kaya ikaw ang paborito kong jungler midnight. Pag nagduduo tayo, unang bisita mo, XP lane. Yung gold laner, tayo na trash talk ka na. Ako nakangiti. At nakangiti si Nats ngayon. Kahit one death, si Nats. Iba eh. Yung RSG, again, parang hindi nila pinapalaro yung NXPE. Yeah. NXPE, they're trying their best to get that objective. They're trying to pull off something. But then again, para sa akin, the fact na naiiwasan ng RSG yung Dragon, parang hindi rin makalaro talaga si Ding. Yeah, ang hirap first kasi time ko nakita si Ding na na-shutdown sa kanyang Yuzhong. Pag bumapasok siya, parang decided yung RSG na bitawan lahat ng iniisip nila or ginagawa nila at mag-focus kay Ding. Nakita natin yung ginagawa nila light kanina. Sinasalubong niya yung Dragon. Hinihintay niya bumaba. Oh. Parang sinasabi niya, sige, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Masisipa kita. Oh. Kumbaga yun yung legit na way of the Dragon. Oh. Pinapakita niya yung daanan. Sa Dragon. Sa Dragon mismo, ibabalik kita. Ito yung daanan mo papunta sa amin. Like, turn left. Oh, turn left. Pagdating mo sa Lord Pit, lumiko. Pagbaba mo, masisipa ka na. Wow. RSG, really, talagang inaral nila ang blueprint ng NXPE. Talagang totally shutdown si Ding. Ito na naman si Light. Oh. Half health ang Lord this time. Nakapwesto ang dalawang kuponan. Kukuha muna ng orange si Domeng. May sipa si Goyong do. Importante yung sipa ni Goyong dito. Kapag nakakuha siya ng magandang target o masipa niya palayo si H2, sakto sa retry. Yeah, yeah. That might just be the play for NXPE. Here we go. Nag-knock up na naman ang Lord. Quiet lang muna ang NXPE pero umaamba ng onti. May ikot na gagawin si Domeng. Nakita niya si H2. Puro damage. Ako, grabe. Sumasakit na rin si Domeng. Kailangan ng talagang gawa ng RSG Slate Philippines. Sinats. Dama mo na yung ROI. Pero ito, si Light, sinipa na palayo si Domeng. Pero mukhang si H2 lamang ang sasagot sa kanya. Nakabalik din naman with the BMI. Pero ito na yun eh, yung pressure ng Benedetta. Kamuntikan na talaga. Grabe naman yung nagka-microwan doon. Inamba ni Light yung dalawang first kill. Tapos sinipa niya kaagad para di makareact ng Purify. Okay. Ngayon, eto na naman yung Dragon ni Ding, ha? Oh, ayan na naman ang Black Dragon form. Pero natunaw agad H2! Sa mukha. Eman ako si H2! Munti ka na, pero hindi tatama ang Luminon Blast. Makakapag-recall pa nga si Eman ay buhay pa rin. Zaman Force, kalahati na ang buhay ng Lord. Pero walang retry ang RC Slate Philippines. Nats, with the Electo Final Blow, wala naman masyado matatamaan pa. Pero sino nga ba makakuha ng Lord? Si Eman ang nakakuha ng Lord! Retry not secured for Boyet DR. At mukhang kailangan pa magbayan ni Eman. Wait lang! At buhay pa rin siya, pero naturaan ni Goyong. Sinats naman ata ngayon. Hahanapin niya si Boyet. That's one. Oh, mukhang magkakaroon pa nga ng pangatlo, pero nakapag-BMI palayo. Domeng DR, kailangan na tumakbo. Lord secured para sa Raiders. Napakagulo. Ang daming nangyari sa laban na yun, pero mas naging composed ang RSG. Ginawang retry yung Synchrofusion. That's how you know. Ang dami nangyari like all over the map. Nasa baba si Benedetta, si Nats. Talagang nagwatak-watak ang per team. Naramdaman ko na eh, nagkaka-ROI na eh. Oh, si Domeng bumabalik return of investment. May damage output. But then again, the positioning, the Numinum Blast, hindi, ang daming nagkawatak-watak. Yun lang talaga. Maging ako, nalito na kung saan ako titingin. Yeah, pero ang ganda nung idea ng Next Play Evos.
si Domeng yung nagiging parang roamer, yung galawang roamer na sisilip sa may bandang likuran. Kapag nakita niya si H2, binabawasan niya talaga kagad. For 34 hours, yun nakalabas yung kanilang jungler. Oh, oh. And hindi agad-agad na simulan ng next play, hindi agad-agad natapos ng next play Evos, yung Lord, kasi nag-commit din kagad si Nats. Alam mo yung Electro Final Blow niya kanina, pwede niya itutok sa Lord eh. Wow. Ang ginawa niya, gumawa siyang checkpoint. Sabi niya, bawal dumaan. May toll gate? May toll gate. Oh. Yung tipo na kailangan mo magbayad ng 500 HP bago ka dumaan. Nangyari yun. Nats having the time of his life in this game. Wow. Early game advantage. May mga armor items na din. The spell bump is real. This is just his game to take. Yung lockdown din kay Nats, hindi mo rin agad masisecure. Yeah. Hindi reliable yung mga stun ng next play Evos, lalo pat pwedeng mong gamitan ng Eye for an Eye. And by the way, si Eman kanina, last second purchase nung Immortality, and pagkabuhay niya, naka-outplay pa siya ng dalawa. Fortunately for next play Evos, nandun si Goyong to secure the kill on the Harit, pero nagbigay pa yun ng opportunity para mapatay ni Nats yung Akai. Isipin mo ha, mas mayaman si Nats sa gold lane nila. Mas mayaman siya kay Eman. Ganyan talaga, pag kontrolado mo yung buong mapa. Yun yung tipo na... Pure hammer lang ang puhunan. Oh, kumbaga, lahat ng minion wave, yun na yun. Oh my God. Nakita, oh wait, lang daw si Light. Nahanap kasi Ding. Hindi tatama ang Luminon Blast, pero si Boyet ay umiikot na doon sa may bandang gitna. Petrify! Petrify! Two-man Petrify, napakasakit naman noon. Killing spree, pagsak si Akai. Pero nandun na nga rin ang rough waves at si Brusco DR ay tumatangki ng napakaraming damage para sa side ng NXPE. Alright. That's trying to go back. May immortality naman ng dalawa sa kanila, pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. NXPE, nawalan sila ng Boyet. Nawala si Boyet. 18 seconds on Lord. 28 pa si Boyet. May 10 seconds. Very crucial Lord attempt for both of these teams. 4.5k para sa side ng RSG. Yung layering ng skills ng RSG ay nakikita na natin this time. It seems like yung NXPE, kahit nagbato sila ng counter go, hindi enough. Yeah. Nadadaan na sa execution eh. Kasi ang sakit na nung damage output na ni Domeng dito for next play Evos. Aso ang daming business ng RSG. Yeah. Sana all maraming business. Okay, here we go. Light. Ako, ito na nga ata yung business ni Light dahil mukhang mapapapag ng immortality. At si Domeng nandun na rin. Sinugod si Eman na tunaw doon sa Blazing Duet. Pero pagkabalik niya doon sa BMI, nandun naman si Nats. Nandun siya sa mukha ni Boyet DR. Nagalit na ata. Oh, Nats. Naipit. Immortality. Tutulakin palayo. Pero mukhang nakapag-Winter Strancheon pa. Pero hindi sapat yon. Killing spree. ROI is real. The ROI para sa Domeng DR. Paldoming! Paldoming! Sabi ni Doming, ito na. Magla-launch na ako. Grand opening. Pinasok niya kagad yung Harit and sakto nahuli niya. Walang dash. Walang dash si Eman that time. And hindi rin na knock-up ni H2, yung Claude. Ayun naman pala. Yun naman pala. Ang dami pa nating sinasabi kanina. Ang dami pang early game. Yun lang naman pala. Mag-invest ka lang na mag-invest dun sa Claude. Oo. Goods the goods! Tapos ang masama pa nun, men, dalawang shutdown kill yung nabigay ng RG Slate Philippines sa pinaka-importanting tao sa NXPE. Oh my G. And with this, tignan mo yung gold, nag-shift bigla. Tumalon bigla. 2.1K for the side of NXPE. Buhay pa! Buhay na buhay pa ang dugo ng next play. Nag-iinit si Boyd. Sabi niya, guys, sinimulan ng RG Lord. Paano ba yan? Nilabas na yung unspoken rule ni Boyet DR. Alecto, ginamit na para mag-clear lamang ng wave. Ito na yun, no? Kinalabit ka lang ni Claude. Yeah. Ang sakit, Bes. Nawala na lahat. Hindi na nagmamatter yung early game na lead ni Nats. Hindi na rin nagmamatter dahil onting kalabit lang ng mga bala ng Claude. Ito yung dahilan ba't pinord pick nila to. Yeah. Interesting yung item build-up ni Doming. I'm not sure if existing pa yung Golden Staff, pero may hawak siyang Windtalker dito, meaning more movement speed pagdating sa clash. Kaya abot na si Eman kanina. Kumagang hirap talaga tumakbo. Eh nakita na rin natin yun kanina. Kahit dinada siya niya, hindi na kaya sumabay. Aray, yung DPS. At napakasakit na nga talaga. Si Goyong din, ang hapti na. Susugurin pa ng Lord Summon Force. Nahuli pa nga. Immortality nakabili naman, pero mukhang mapapop. Numinon Blast natama din, pero wagsak na si Eman. At unti-unti na bumabagsak wow. Pa mga Raiders. Makakatago pa naman si Light. At ito na ang Lord. At tutunawin nila. Apat na tao ang magdedepensa. May isa pang hinga ang RSG. Hindi ko kinakaya ang laban na to. This is literal. Comeback is real. Para sa NXPE after a what? 5 to 7K gold lead ng RSG. Yun yung mga games na dapat. Sure win na kayo oo, eh. Oo, ultra fast comeback eh, no? Yun talaga. Ultra fast. Ultra fast na comeback. Bigla na lang sa kanila ang gold lead. Kinalapit lang si Nats, tas ganun yung bawas, man. Sumpa ka naman dun, Paldo!
ni Tomic TR. Pero ito ang minion wave. Wala na final blow. Si Tomic! Tomic! Pepe's na lang siya! Gustong-gusto na nila to! NXP! Isang panat na lang! NXP takes game one! Pal Do Ming.